10 seconds remaining. Radiant Team Ban. We are back mga sir. Sobrang bilis lang ng break natin. True. Start kagad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Guys, ito po wala sa Dota. Wala po sa PNX bet to. Ha. Pero kung gusto nyo mag-bet ng real money, alam nyo na ako sa kayo mag-bet. PNXbet.com, referral code Lupon WXC. Huwag nyong gamitin yung alo sa kakimo na malalaki. Huwag na huwag. Huwag na huwag gawin gagamitin. Depende po sa inyo yan. Pero Lupon WXC guys, gamitin nyo. So ito rin. Pero nalulungkot pa rin ako. Alam, tingin mo, mag-ano to? Mag-1-1 ba? Posible ba? Posible ba talaga? Napaisip ako dun eh. Kasi napabreak tayo eh, di ba? Siyempre, nag-smoke break ako dun. Smoke pwede kasi, naman siguro. Lalo na kung nakakita naman natin, pumapalag naman talaga sila. Nandun yung potential eh. Nandun yung potential eh. Talagang hindi lang nila rin natapos. Mm-hmm. Hindi lang hindi lang nasundan after nung magandang team fight ng Oo. Ang talong, ito pala isang talong natin. Kung mag-stay ba sila sa ganyang mga posisyon nila or magpapalit-palit na naman sila? Feel ko magpapalit-palit na naman yan. Or baka nakadepende sa hero. Or baka diba? Si Ter mag... mag offlane. Oo. Cinco si Jules, cuatro si Yaha. Okay, bale mo bigla na naman maging mid si Yaha. Mid si Yaha, oh. No? So extra ga. Pero nakita mo yung ano kanina, yung parang synergy ng team nila. Mm-mm. Maganda na yung role nila eh. Mm-mm. Sana i-maintain nila. Oo. Kung ako itatanungin, gusto ko i-maintain nila kasi si Terong okay namang p-position 'yan. Si Yaha malakas mo mag-port post 'yan, 'di ba? Yaman sobra, 'di ba? Pero kasi siguro dapat nga siya medyo mag-adjust na rin. Promise, kung feeling ko nahirapan yung TV, iba yung kwento nung laro talaga. Sa totoo lang, nakahinga kasi. Nakahinga ng sobra rin yung TV. Early game, sobrang early. Lamang na lamang niya. 3-0 ata siya sa lane. Grabe yung nangyari. Mm-hmm. Or baka mas malakas si Yos kaagad. No? Para hindi siya na-burst doon sa mga unang... Kahit pa paano, nagkaroon ng item na maganda. Mm-hmm. Siguro kung mga nakapag-BKB or kahit nag-team item na lang si Jules. Ano naman siya, naka-grips naman siya. Pero siguro maganda, dinagdagan niya ng mga crimson yun. Mm-hmm. Yung tipong naka-crimson pipe lang siya. Wala na talagang damage yung Omega sana nun kung yun yung item build niya. Kaso nag-grip siya eh. Totoo. Siyempre, okay naman talaga kasi yung grip sa Necrolite. Like, pag nag-second skill ka, magta-times to yung heal. Eh kaso nga, hindi nga niya magamit gawa nung purge. Siya lagi yung pinapurge, siya lang din yung binreverse dito eh. Pero ito, maganda yung matchup alo. Kita mo, 2 picks ng Omega Esports dito. Void plus Phoenix. Siyempre, alam natin lahat. Combo kagad yan. Medyo combo yan. Mm-hmm. Na malamang sa malamang, kinounter ng GOH. Kaya, Snapfire and Venomancer yan. Ngayon, 3rd pick na nila, nag-spec sila eh. 2nd pick dito yung GOH, guys. 1st pick yung Omega Esports. Kaya, na-counter na agad tong si Phoenix. Meron kagad sila Snapfire dito. Yeah. Isang 3rd skill mo lang, basag ang itlog. Tsaka maganda dito sa Snapfire kasi sobrang daming role ng hero na to. Nagiging mid, nagiging mid post, nagiging offlane. Mm-hmm. Diba? Kahit ward post, pwede pa eh. Pero yung Venomancer. Okay, Venomancer. Oy, pero Tidehunter, the wombo combo talaga tong ano, Omega Esports. Sabagay, pwede. Maganda ipasok yung Tidehunter dito. Nag-spec naman ng 3rd pick tong GOH. So alam nilang, ang gustong laro rin ng GOH dito is yung mga matatagal na skill. Yung spec, napakatagal ng cooldown ng hunt nito, guys. So pwedeng sabayan ng ano yan, pwedeng sabayan ng Tidehunter. Okay lang kahit matagal din yung cooldown ng Ravage, pero magsasabayan, maglilink yan eh. Tsaka sa lane, napapanish ni Tidehunter tong si Spec eh, yung napapahirapan talaga. As in nauubos yung ano, nauubos yung consumable, nalulugi ka sa last hit deny, gawa nga nung 3rd skill. Buisit yan. Yung Anchor Smash, ano, basta mili ka. Anchor Smash pa rin ba tawag doon? Oo, Anchor Smash pa rin. Ang tanong mo dyan, sino sasama mo kay Spec, Beno? Yan nga, yung biggest question. Sa totoo, pwede pa naman si Snapfire. Ayaw din kalinitay dyan eh. Oh? Ang lakas kasi mang haras ng Snap P-position. Unless hindi Snap P-position dyan, kung sakali, di ba? Ang dami pa naman eh. Si Terong nag-i-Snapfire kahapon, nung nakaraan, di ba? Tapos, position 5 siya. Position 5 na. Sa inyo yun, yung may silencer si ano si RRR na ang dami siya sobra-sobra. Clockwork. So offlane Beno. Offlane Beno possible. Fourth position clockwork. Mm-hmm.
Snapfire, pwede pa rin mid. Pwede pa rin P position. Baka may mid din to eh, no? Hindi, maganda naman kasi sa GOH ngayon. Sino yung last pick eh? Oo. So possible makita rin tayo ng last pick mid talaga kung sakali. Tsaka, nag-tidehunter naman na yung Omega Esports eh. Yung Snapfire as P position, maganda-ganda na rin. Maganda-ganda na yan. Ang gandang fourth pick naman nun, coming from Omega Esports. Nag-chain sila dito. Nakita nila na, ayun, na-reveal na eh. May Venomancer, mayroong Clockwork. May Snapfire pa. Kung sakali, possible na yan na yung offlane. Di ba? Eh kung mag-chain tayo, chain plus Void, sobrang ma-pre-perform dito si Void. Ganun yung mangyayaring scenario dito. Dahil din, no? Dahil. Kay Void. Sobrang sulit. Pero feeling ko, Venomancer offline na nga to. Hindi, tsaka maganda pang negate kasi kay Venomancer yan eh. Yung mga damage, magic damage ni Venomancer. Isang heal lang ni Chen yan. Mm-hmm. Sisigaw plus kuha ka lang ng alaga na merong ano, no? Yung aura. Yung aura. Yung spell reduction. Spell reduction. Na pag HP regen. Yung satir. Pati yung mga tropang centaur. Nakalimutan ko nung pangalan nun eh. Nakalimutan ko nung pangalan nun kahit matagal na ako sa Dota. Centaur or something yun eh. May ganun eh. Chozus yung binan ng Omega Esports. Okay. Kung ka naman on the God of High School. So may plano, parehong may plano. Baka mag-Viper to? Hindi, sa bagay kasi, alam mo, pagkalaban niyang Omega, laging binaban yung Kunkai. Isa sa mga si Ben-Hur. Ni Ben-Hur kasi. Oo, oh, Ben-Hur. Ano yan? Kunkai Lord siya. Kunkai Lord siya si Ben-Hur. At saka yun yung sobrang kulang ng Omega Esports dito. Kulang sila nung pwedeng lumaban all the time. Mm-mm. Kasi yung hero nila, Void, Tidehunter, Phoenix. Masyadong ano yan eh, ultimate-oriented na hero. Kailangan maghintay tayo ng matagal para gumana yung skill natin. Parang ganun. Chen pa nga yun siya nila eh. So, hindi naman ano talaga yan. Oo. Yung mag-initiate para lumaban, di ba? Di, ano lang, isa lang naman trip ni Chen dyan eh. Yung talagang mapag-heal. Ayan nga, nag-aspect Ember sila para... Meron silang hero ng pwedeng lumaban? Lalaban na lalaban nga, guys. Hindi naman, yun ang mahirap ngayong gawin sa Dota eh. Like, kukuha kayo ng sobrang team-oriented na drop. Like, matatagal na ultimate. Kaso, paano tayo makasurvive ng early game? Paano tayo makasurvive ng mid game? Kung ang hinihintay lang natin lagi is yung ulti. So, dyan pumapasok na magandang samahan ng mga lalaban lagi na hero yan. Okay naman eh, yung Ember Spirit, kahit papano may katulong siya dito. May Phoenix, may Chen na early rotate talaga. Mm-hmm. Diba? Ayan yung mga malalakas na hero early. Ang daya kasi ng damage nung Sunray eh. So pag pumasok yung Ember, may follow up na agad siya dito. Napakadami nga nilang heal. Oh, so, puro heal halos so, lahat. So may third skill ka ni Chen, yung aura ng third skill ni Chen, tapos may Sunray ka, percentage nung heal. Ang taas nung heal nun. Diba? Nag-amplify ng heal si Chen eh. So last pick invoker dito guys, yung GOH. So it's gonna be mid invoker by X-Rag. Magda-dark artistry ba yan kung hindi invoker lords? Sabagay. May immortal pa nga pareho eh. Pati yung... Yan ba ang buhok ng dark artistry talaga? Hindi. Immortal yan. Oh, iba yan yung buhok niya. Yan. Super Saiyan yan eh. Super Saiyan yun. Tapos may kamay pa. Sakto-sakto. Invoker lords yata yan. Si X-Rag. Mm. Pub-master rin talaga to si X-Rag eh. Tsaka napakasarap kausap niyan. Napakabait kausap niyan eh. Meron din naman silang combo dito, di ba? Hookshot, saka ano mo, kags mo. Hookshot, kag, automatic, may, maduduraan. Oo, saka automatic, meron kang follow-up na sunstrike kung mag-ano siya rito. Hindi, kaso, type. Hindi, Ember ka rin eh. Ubus pa na yan. Tama, Quasmex yan. Saka, ano, tornado pang nanggal third skill. At saka, ang ganda talaga mag-invoker Quasmex dyan. Isipin mo, wala silang pang-catch eh. Mm-hmm. Yung mga hero na yun, Tidehunter, Void, pag nawala ng mana, wala na. Nga, di ba? Chen, madaplisan ka nung EMP. Ano yun? Gagawin mo, pipindutin mo na yung heal mo. Wala. Diba? Ubus ka talaga dyan. Si Chen naman, ito yung hero na hindi nagmamana item eh. Ah. Puro so, talaga, talaga regeneration yung mana ng buhay yan. Konti yung mana pool niya ni Chen. 2 games lang ba to? Yes po. Best of 2 lang po ang ating group stage. Top 3. Each group will proceed sa playoffs na aabangan nyo sa mga susunod na araw kung kailan. Depende. Ididepende kasi yung daming... Daming tournament daming eh. Mga tournament. Kami mag-a-adjust. Para sa inyo. Ayan o. Sino nangangapad? Si Mom? Kinakapa ang mukha ni Kuya Nick. Kuya Nick na cartoonized ba yan? Yung cartoonized na mukha. Tawag dyan. So mukhang nakapost yung game, no? Mm-hmm. May certain issues na naman tayong nagaganap dyan. Pero sobrang gusto ko to yung last pick invoker ng GOH. Ang dami niyang na-block. Kala ko nga, itong Omega mag-invoker, ganda sana eh, di ba?
Kataklisim mo lang sa Chronosphere, sure kill. Kung wala Chronosphere, meron namang ano. Hindi naging bukas si Benhur. Hindi naging bukas siya dati ah. Parang naging invoker siya dati, puro invoker nga siya noon. Exhort lang ata. Ayun yun, yun exhort nga. Bago yung invoker kasi ngayon, yung strat ng invoker na ganoon, sobrang versatile na eh. Saka ito naman, early item niya kagad dito. Yung pang page boots, no? Sipin mo nga, level 1, Wex nilagyan eh. Hindi kuwas eh. Oo. Diba? Taga naman kapag ka nasabi kasi yung Wex-Wex mo eh. Wex-Wex mo eh. Talaga yan. Wex mo ay nakakasilaw. Bago nga to, bago to. Baka kasabay talaga ng ano to. Kasabay ng plan mo ng blades niya yan. Ng blades niya yung Wex na na-build niya yan. Kahit pa paano magandang buffs kasi yung Wex eh. May attack speed ka agad. Attack speed ka agad. Diba? Kung medyo lamang ka sa physical damage. Hindi, kasi lalamang naman talaga siya sa lane. Oh. So, mas okay na yata kunin niya talaga attack speed. Hindi, maganda kasi level 1. Ano? Maganda kasi level 1 pangharas yung kwas eh. Tapos, may snap ka agad eh. So, level 1 sa laning phase, tapos umili pa yung ka-lane. Kwas mo ka agad. I-snap mo agad eh. I-snap mo yung kalaban, tapos maharas mo. Ang ganda pa nung kwas kasi regen yun. So, lamang ka talaga sa lasitan. Pakilala pala muna natin. Itong side ng God of High School Jules, yung gagamit dito ng Venomancer, Yamaguchi Snapper, Extra Invoker, Yaha, Clockwork, and then Kilua sa kanyang Spectre. Dito naman sa Omega Esports, Void si Skadi, Ben-Hur sa Ember Spirit, Tidehunter si Luciano, Phoenix si Shanks, and Chen si Tihi. Yan. Mabilis yung nangyari doon. Tihi, Chen. Favorite niyan. Matagal na nag-chen yan. Kahit sa pub game, lagi yung nakakalaro dati na chen yan. Isipin mo, carry pa siya noon, ha? Nag-chen, no? Oo, nag-chen na. Nag-chat-chat na siyang na hero. Hindi, man, gusto niya may mga alaga rin. Dati, isa sa paborito medyo, niya, Lycan. Medyo nerd din talaga mag-dota rin kasi ito si T. Napakagaling mag-dota. Lycan nung nakakaraan. Nung nakikita ko sa kanyang ginagamit niya. Okay. Nang bilis pumalo. Naka-wex ka eh. Naka-wex-wex mo ay nakakasilaw eh. Pero din sa may bottom lane, op! Oh, yun lang. Yung dinudge yung ano niya. Dinudge lang. Yung EMP. Oo, oh, nakadalawang deny na kagad si Ben-Hur. Isang range, isang melee. Sulit yun, oh. Grabe naman din si Ben-Hur talaga din, eh. Hindi, yun naman talaga yung advantage ng lahat ng hero sa invoker, ng mga melee heroes dito sa invoker. Patay ata siya. Hindi ito yun. Kulang, eh. Wala siyang pampatay. Daya rin nung damage kasi nung snipe, eh. Pero dito si Shanks, binubuli si Tero. Oo, masakit yung damage niya. Plus may regeneration din kasi siya eh. Oo, okay. So, sige lang. Normal na lang tayo. At plus 5 regen ako. Yan diba? Yung pinamasakit na ano, pangharas na skill early. Yung Fire Spirit. Fire may na kasi makabawi ng normal eh. Nako si Tero, nagkamali ata siya ng pagkaka-first. Hindi naman pa yung creeps. Nagulo pa yung creep wave. Oo. Nagulo pa yung creep wave. Guys, what are you doing? Oh, ano lang naman, te, itong gantong match-up ng lane, sobrang okay lang naman. Kasi kita mo, yung spec, kahit pa paano, mataas pa yung CS na dito eh. Iniisip okay pa, nakakapag-farm pa. Oh, iniisip ko, papahirapan siya ni Tide eh. Nakakaano naman siya, nakaka-CS pa rin siya. Hindi naman nagkakalayo yung CS nila. May deny lang talaga si Tide. And nabablock lang palagi itong nandito sa may gilid. Pero ito si Tamagotchi, pwede niya atang, oy, naiwasan niya na isa, oy, naiwasan pangalawa. Grabe naman sa step. Ano bang tawag dyan sa alaga ni Snapper na yan? Salamander. Salamander, yan. Salamander. Iguana ba yan? Salamander. First kill. Naku, mukhang mamamatay ata to. Level 1 lang ata ito si Phoenix eh. First blood na naman. Ayun na nga. Nakuha ni Kilua. Si Kilua pa yung nakakuha nung first blood, guys. Napakasarap nun, lalo na kung ispect ka. Pero ano, yung level 1 gas siya, no? First kill na rin. Third kill sa kagash. Wala siyang ano rito. Pakunat technique. Oh, makunat naman yan si Tidehunter. Mukhang pakwang kasi yan eh. Oo, sabagay. Makunat naman talaga. Oo. Oh, laki oh. Nakakatakot. Pero parang hindi na kailangan ng gas, no? Oo. Baka kala na makakapatay sila. Bagay. Siya, napikon dun sa pets ni Chen. Oo, kagay pera. Ayun na. Ako yung courier, makikita ba? Hindi. Pero pwede namang ikutin niya yan. Abulin niya, no? Abulin niya yan. Hello? Hindi, easy lang. Hindi na abulin.
Pero tingnan mo yung CSM, yun yung sasabing sa'yo. Mamamatay yata si Shanks. Wala natin mana si Terong. Si Terong po'y namatay. Hindi, ano lang yung one step ahead si Terong doon para ma-reset siya. Hmm, pwede. Para ma-reset siya, wala na eh. Nandun na, napaasim na siya. Wali ko naman, Paces Boyd, kung ganito yung katapat mo, naharas ka. Buisit talaga yan. Damage overtime. Kaso kasi tingnan mo, alo. May kukol lang siya, kukol lang siya. Tingnan mo yung CS ni Beno kay Boyd. Oh, lamang pa rin si Boyd eh. Hmm. Siguro hindi nila naharas din ng tama yung mga tatlong wave. Tatlong creep wave. Diyan mo makikita eh. Siyempre, yung tatlong creep wave, 12 blast na dapat agad yun, di ba? Mm. Kung core ka. Maganda rin kasi dito, Kimo. Ano? Pwede kasi umuwi, mag-reset yung Faces Void, tapos tawagin lang nung chain. Hindi, yun nga yung maganda sa chain lane eh. Oo. Kasi nakapag-reset yung kaya. Base mo pa makakuha ng item, di ba? Oo. Naku, grabe naman yung pinapakita ni Tihi dito. Minamicro niya rin yung, ay, yun lang, na-overtaken. Mm-hmm. Na-overtaken ni Jinx. Oh, pero yeah, with the double damage, pwede yata ito, makulong mo lang. Wala, hindi niya kinulong. Ayun yung sobrang ego kasi hindi enough yung mana niya para dun sa combo. Makatakas din nata ako sakali. Tsaka daming pets na katabi. Diba, ang pangit-pangit naman mag-commit ng battery assault na may kasamang neutral yung game. Makakatatama dun sa kabila, no? Mm-hmm. Pero tatina natin, Skadelicious. Naku po, nagalit na. Pero hindi niya sinegan skill. Hindi rin siya swerte doon. Wala ang bash kaagad level na. One, eh. Level 1 lang yung ano niya eh. Mm-hmm. Pero 5 minutes, tingnan natin. Bottom lane, mukhang masay secure ng Omega. Ang dami daw yata makukuha ng Omega. Oo, mukhang tatlo para sa isa. Pwede na, at least naka-isa sila doon. Ang laki advantage yun ha. Isipin mo yun, tatlong bounty rune na yan. 750 yan eh. Aray ko, bes. Oh, 5 minutes na bounty rune. 750. 50 each. Mm-hmm. Eh kung tatlong 50 each yun. Tatlong 250 yun. Diyan lumalaki. Ito pa, naging 1K yung gold dito. Oo, oh, laki-laki. Oo. Oh. And then natin dito si Benhur naman. Sa gitna, maganda pa rin yung CS niya. Against Invoker, lamang pa rin naman siya rito. Eh, ganun talaga, guys. Pero gusto ko tong pat na pop gagawin agad ni ano, Invoker. Talagang magiging mag-utility type siya dito. Kasi first item, face boots yung bubuhin niya eh. Pagka ganun yung build ng Invoker, makarotate agad. Hindi na tulad ng iba, nakikita ko, naka-earn. Hindi nagbo-boots, naka-earn agad, di ba? Mag-earn nga ta si ano eh, si Clockwork. Clockwork, pwede mag-earn. Oh, siya yung mag-bezel, si Yayaha. Siya mag-bezel. So, anong build ni Invoker dito pag ganun yung build niya? Orchid. Orchid? Or... baka magta-transition din yan. Baka Invoker na magiging Exhort. Exhort. Yan, oh. Yan naman yung uso ngayon eh. Unless nga lang. Pwede. Kasi ganyan na yung build niya eh. Yung mga gumagawa kasi nun, nag-BBOT. Di ba? Yung mga nag-transition. Ka. Okay, naka-threads. Okay, mag-Midas siya. Oo. Oh. Yun mag-Orchid nga sa'yo. Mag-Orchid nga siya. Pure ano talaga siya dito. Pure Quasmex na build. Mm-hmm. Sakit pa rin ang right-click niya yun. Hindi nga binubuhog yung ano eh. Yun. Pinadamage niya pa yung trips. Oh, kasi dapat, usually kapag automatic na yun eh, no? So, pag nag-claim guard yung invoke, yung ember, automatic yung tornado mo yan para ma-debuff. Mm-hmm. Umaawit yung invoke, yung ano dyan eh. Nakaka-debuff kasi ng claim guard yung tornado. Tornado. Sobrang sulit. And drums na naman itong si Spectre. Ah, first item drums. First item drums. Okay yan. Kasi... maganda attribute ng drums eh. Mm-hmm. Uy, spotted yung wards doon. Itong si X-Rag. Oo. Mas may unang wards doon. Itong Smart Omega. So, easy deny. Or easy with the wards mamaya. Nawala. Diba, nakapatong. Uy, nawala na nga ata. O, sakto lang ba? Oo, nakapatong. Nakapatong lang. Siguro, pakita nga dyan. Yan yung wards dyan. Nakapatong lang. Nakapatong lang. Easy the wards na yan. Easy the wards yan. Kung tinignan nila, matik dapat yun. Nakakita nila yon. Yeah. Pwede na ako na masarap. Masarap na panonood ko dito. So, wala, passive to. Magkaka-farman lang to talaga, guys. Hindi, siyempre, kung ikaw yung Smart Omega, gusto mo maging farm lang yan, eh. Tidehunter void kayo, eh. Mm-hmm. Asa talaga kayo sa ulti. Tsaka tingnan mo yung build dito ni Skadi, ah. Ano to? Ito yung build ng Faceless Void na walang planong pumatay. Double ring, no? Double ring, tapos yung... basta masustay mo lang yung buhay siya. Yung skill niya, may deletion siya. Oh, agad. May deletion siya. Nakamax yung... first skill. Dimok niya, ayaw niya sigurong maharas din ng sobra ni Beno. Sa bagay, masustain niya lang yan, okay na eh. Kahit hindi siya killer type na boy. Hop! Uli yata siya! Oh, hindi. Ayaw niya rin Krono, no?
Hindi rin napakumit si Ahay kasi alam niyo may krono eh. Mm. Sa bagay, baka mauwi sa wow mali yun eh. Yung bigla mong trinay i-go si Faceless Boy sabay na krono ka. Na krono kayo ka pa namatay. Huli niya sana eh. Huli niya sana kasi mm-hmm. dun, sakto sa kanya tumaymok. Mm-hmm. Ang problema, ayaw niya i-commit since nga may krono spiritong si Faceless Boy. Kasi Tay din. Malapit sa Tori na rin kasi. Kung si Tay din, ang yaman din, no? Ang yaman niya rin ito, mag-ano na rin, kasi bloods na rin. Respect lang naman kasi talaga yung kalain niya. Oh, pero may gustong i-go dito si Extra. Kinahanap niya rito si yung Phoenix. Pero makakapag-out si Shanks. And guys, mamaya after nito may bakbakan pa tayo. Adroit versus Vice Esports, you know. Yung nag-stand din dati sa TNC si Bob, doon po lumalaro sa Vice. Tapos sino mo ba yung isa doon? Yung carry nila doon si ano? Si Sirk. Si Sirk. Oh, si Bagyong Sirk. Last din yun, unti-unti dati na rin. Dating nag-neon yun. Unti-unti na rin lumalakas yung team nilang yun. Kasi kahit pa paano nakapag-practice na ngayon. Mm-hmm. Ang problema lang, medyo hindi pa sila exposed sa mga tournament na kasali lahat ng mga malalakas na team dito sa atin sa Southeast Asia. Oo. Diba? Kaya hindi pa nabibigyan ng opportunity magpakitang gilas. Tama. Kaso baka dito. Adroit naman kalaban nila mamaya. Oo. Diba? Yung Adroit kahit pa paano isa yun sa mga stable na team dito sa atin sa Southeast Asia region. Tingnan natin yun. Panoorin nyo yun mamaya guys. Supportahan nyo. Oo, pero ito napagong na itong si Ben-Hur and Juice. Rolling the data. We fall on the bot, on the top lane. Ano yung tinawag nyo siya, no? Oo, tinawag ata yun. Hindi, may haze, may haze. Ah, okay. May haze siya. Ops, yun nga lang, si Invoker. Na-check nyo dito, may stock tong si Tidehunter, si Luciano. Oo. Napadaan lang. Sino pang ano nila dyan? Wala naman silang pang ano eh, contest eh. Wala nga. Yun lang, wala lang. Wala, titingnan nila, tingnan nila mamaya yan. Hindi, at least mayroong ano, alam mo idea. May idea kayo na may stock doon. Oo. Uy, contest natin yun ha. Diyan nagkakagulo si, yung Dota. Si ano eh, no? Si Tidehunter kakuha niyan. Oo. Wala namang iba makakuha. Hindi pa naman kaya kunin ni Boyd yan. Oo. Yaman din kasi ni ano dito, oh? Dito ni Luciano, si Sandro. Kasi naging Luciano bigla pangalan nito ni Sandro. Dati Sandro yan eh. Yun nga eh. Sandro si Ford kasi. Sandro, tapos si MCY, Tino, oh. Diba? Pero Ultimate Inspector, may ahabuli sila dito. Oop, nakapag-out. Yun lang, nasayang ang ulti. Pinagtripan sila doon. Mm-hmm. Pinaasa sila meron palang Remnant para maka-out yung Ember Spirit ni Ben-Hur. Pero kailangan niya mag-reset, wala siyang bote. Anong trip ni Ben-Hur doon? Tumayo pa siya doon sa may bounty. Ah, natipi lang. Natipi lang, natipi lang. Para lang may kulay. Mm-hmm. May kulay kasi doon eh, doon sa may spot ng bounty. Pa-shoutout po kay Oa, mahal na mahal ni Bella, sabi rito. Sino yun? Jenny siya nagsabi, yan yung ano sa Vice Esports. Oh, shoutout na lang kay Owa. Si Owa na ano ha. At sa kanyang mahal? Mapagmahal? Owa mapagmahal? Magpagmahal na pala ngayon, di pagkain lang ang minamahal ni Owa ngayon ha. Hindi, alam ko, galit na nga ata sa pagkain si Owa. Kaya oh, nagpapapayat eh. Nagpapayat? Oh. Grabe naman si Owa. Mukhang change man na nga. Oh, nagbagong buhay na. Mm-hmm. Hindi na isang kaldero, mga kalahati na lang. Oh. Ganun. Pero meanwhile, si Xerag may napatay. Oo, napatay niya. Ito si Shanks. Oh, pero hookshot coming from Yaha, pero out lang yata. Para lang ata makaalis siya doon sa bagay, naipit na kasi naipit siya. Naipit na siya eh. Naipit siya doon sa sitwasyon na yun eh. So mirror na lang. Bottom lane, matatake dito na Smart Omega, top lane naman. Matake na rin ng God of High School. Sayang, 2-0 sana to. Sabihin mo mamaya, pero 2-0 sana. Yun eh. Grabe mukhang lamang sila rito eh. Oh, mas okay pa rin yata pag gano'n. Malamang lamang Spectre. Lang. Okay lang, mayaman, oh, okay mayaman yung spec. Pero sa state na nangyayari ngayon, ang yaman din ng tatlong core ng ng Omega eh. Hmm. Dapat ang mangyari dito yung Invoker, magtuloy-tuloy yung kill niya, makapatay sila ng makapatay, kasama yung Clockwork or Snapper. Oo. And magamit yung hat. Dapat i-aggressive nila to eh. Hindi pwedeng mangyari itong state na nakaka-farm yung tatlong core ng Smart Omega dito. Napakalakas na teamfight mamaya ng hero ng Smart Omega. Oo, isang chrono rin yata itong Spectre pa rin, no? Kaya nga eh. Kailangan nyo wala sila pang safe. Mm. Pag nakrono sila, usual feel ko mamamatay na yung makrono. May follow up eh. Pag nagkrono, may sunray. Di ba? Mm-hmm. Shoutout kay Owa de la Serna, yung kambal ni JJ Garan, sabi ni Gio Romulete. Gio. Nasirayo si Owa. Wish, okay na pala ang ano? Okay na pala ang stars natin. Yan oh, shoutout kay Waze Cuevas. Shoutout for Jenny, sabi. Thank you sa 100 stars. Mamaya may laban yung Vice Esports kaya nandito na yan. Nag-aabang na yan. Dapat kasi alas 6 yung Vice Esports guys. Eh medyo tumagal na yung mga bakbakan. So ma-adjust po ng bahagya.
Yeah, siyempre, expect natin yung may maibang game kasi na sobrang tagal. Sobrang tagal, oo. Pero Ember Spirit with the Maelstrom build. Masabi mo sa Maelstrom build na Ember? Mayaman naman siya. Mm-hmm. Okay din kasi para kung sakali may follow-up siya sa Chrono. Diba? Slight. Pero ito na po. Mukhang mauubos ang mana rito na itong si Skadi. And then the ultimate by Snapper. Patay! Ito si Skadi. Yaha yung naging kapalit niyan. And then si Extract makakatakas pa. Buyback. Iko-commit ni Yaha. Ito na raw yung time nila para lumaban. Tingnan natin. Oop, wala na rin Phoenix Egg yan ha. Kailangan mag-ingat doon ng Phoenix. Pero si Benhur, nagkipaglaban dito kay Yaha. Yaha, kailangan niya mag-ingat. Kaka-buyback niya lang dito, mamatay. Ito si Yaha, dieback mo yun. And makakatakas pa yata yung Smart Omega rito. Oop, Luciano, sobrang kunat yan. Hayop. Ubus pala niya doon. Ubus yung mana pero buhay, wala. Wala siyang pakialam. Wala pakialam. Tinatangke niya dito yung Tore, pati yung Creeps. Kulang pa sila sa damage guys, hindi pa nila kaya ito. Nabuhay na si Skadi. Makapatake sila rito ng no, Tier 1 Tower. Nabuhay na si Skadi, napag-rotate na ulit. Na ulit. May so, Chrono Spear pa siya, di ba? Nawawamali kasi siya. Siya yung na-tornado EMP. Mm-hmm. Sa kanya na solid eh. And Tidehunter leading sa ating network, napakayaman ni Sandro. Yes ko po. Napagandang, sobrang importanteng item pa naman sa kanila yung pipe na yun talaga. Yung pipe, no? Kung magkaka-pipe sila. Wala pa, na, yung Beno, yung Snapper, Invoker. Wala silang damage, no? Oo, wala silang damage, gagi. Hindi ata goods to para sa side ng GOH, yung early pipe nitong ni Tidehunter. And kaya napabay ba kasi Adon? So yung kanyang bezel, ano yung bezel niya narito? Ayun! Na-delay pa. Na-delay pa. So inaabot si Adon, guys. Sa totoo lang, na-late pa nga ng konti yung Ravage. Feel ko parang mabubuhay pa yung Void doon kung ni-Ravage na niya. Nag-Ravage na siya agad eh. Nawala lang naman ng mana yung Void pero yung tumagal siya sa Clockwork since wala siyang damage. Diba? Mm. Ang ganda rin pala talaga ng early ni Sandro. 4-0-1 siya dito. Yung Ember, ang ganda rin ng early ha. 4-0-2-0-4 to. Nako, nahuli na naman ng ganun si Skadi. Kaso na time walk yung damage. Mukhang magta-turn na round pa itong Smart Omega. Sila na ngayon naghahabol. Wala nga lang silang detection doon. Mukhang si Yaha na lang pag-dito. Yaha? Aray ko, bes. Dieback na naman, di ba? Nahabot si Tropa. Nako po. Kumamatay. Kumamatay. Nakaka-dieback mo lang, may clash na namang nangyari. Ikaw pa yung na-bait. So baga, hindi nga sila pwede kasi tumigil eh. Yung kailangan nilang gawin talaga eh. Yung mag-go ng mag-go si Invoker, pati si Clockwork. Once kasi mag-stop sila dito, may hirapang maka-farm yung spec. Diba? Hindi rin basta sumakalabas. So si Chen, pinapak na dito lahat ng tropa niya. Pinapatay ng Tore. And Tier 2 Tower, naku, masyado maaga, 16 minutes, makaka-ano kagad. Makapag-outpost. Makapag-outpost kagad yung 20 minutes outpost. Oh, si Shank, sinahant na naman yung X-Rag. Oo, pero the heal! Nabuhay pa yun, sabi ni X-Rag. Oo. Oh. Hindi niya alam eh. Old school play ba kasi itong build ni X-Rag eh? Orchid, sabay mag-ahant ka ng naka-ghost walk. Oo, oh, and ako po patay si Terong. Maligay ka tayo napuntahan niya doon. Chumek lang ba siya ng rundo? Kumuha lang ata. Oo, oh, naku po si Jules, nandito pa. Parang position 5 na Venomancer. Ay, muntikan pa. Abutan ni Benhur. Talagang si Jules, ano to? Siya ata yung offlane na team player. Lagi. Laging team item yung binubo. Mm-hmm. O, going for mecha na naman din siya ulit dito. Kapa-arcane si Chen eh. Ano pa early arcane eh. Kailangan nila ng mana. Usually talaga pag kalaban mo itong invoker, dapat may mana item kayo. Totoo. Inubusin yun ng mana, walang damage. Mas wala siyang tropa dito ah. Uy, naku, dumating na. Dito, napanood ko na to. Napakasakit ng damage yung Slight of Peace. Kasama yung Searing Chase. Pinakain ng ano, pero si Benhur, sumabra sa tapang. Nice kill coming from God of High School, Benhur. Will fall, pero si Yaha na naman. Uy, nag-ulti pa. Kita, dinuduraan. Ayun, tinamaan. Kaso may mecha pa yun. Mega, nakaligtas pa. Yung nga lang si Jules, sinusunog dito yung kanyang Venomancer. Kaso na-cancel ng cold snap. Yun na nga. And ito si Shanks. Namatay po si Shanks. Mamamatay po siya with the Tornado. Grabe naman mag-beat yung ano. Grabe mag-beat yung GOH. Bait slot. Yun o. Shoutout sa pinaka-pogi naming boss. Boss by, sabi rito ni Jenis. Nabigay na yung stars. Marami salamat po. Base of 2 lang ba ito, Boss Aloy? Yes po, base of 2 lang po ito. Sa bagay, pangalan point talaga system. Ng boss nila si Vice. Si Vice. Okay, kaya ka Vice Esports. Vice Esports eh. Tama naman. May point naman.
Grabe si Boss Yaha, road to MPL talaga, sabi. Si Stepdad, marami pa yung mga kaaway. Si Stepdad, no? Marami kaaway ngayon sa ML community yan. Oo, and extracting na natin dito. Si extract, kinasar na naman si Faceless Boy, dinubusan lang mga bata. Hindi din naman, tinamaan ng dust, pero masyado na malayo. Masyado mabilis eh. Pag na-ghost walk ka na matas ang level ng Wex. Ng Wex. Mabilis yung move speed ni Invoker. Hindi na nag-ano yun, hindi na tumama, parang hindi na tumalab yung na-slow saan niya. Oh, bayo naman siya. May pang-clear naman pala sila eh. Tingnan mo, grabe rin yung trip nito ni Jules. Nagpa-farm sa side ng kalaban. Tinulungan si Tidehunter mag-clear. Tinulungan si Tidehunter, guys. Kinuha niya lang yung courier. Oo. Pero yung Spectre, ano na item ng Spectre? Going Manta na ata. Okay, may Manta na yan. 8-7 yung network niya dito. Ay, maganda yung bubuhin niya. Mag-ano siya rito. Manta dito. Diffusal for the... Ano sila talagang mana burn, ay, ano sila, mana burn oriented yung ano oo. Nila, hero nila. Invoker kasama yung... Kaso diba delikado yan na ano? Hindi siya nagmanta. Bata yata? Ewan ko. Ayun na. Oh! Bait ata ulit! Bait ata ulit, pero naku po, Ravage into Egg! And is God Delicious mamamatay. Pero sino yung magiging kapalit dito? Si Yayata again? No? Buhay pa rin? And ito si Benur. Si Kiluwas! Uy, mali na pagkakakuki, hindi humarap. And si Yaha, sinunog ng Sunray. Uy, siya talaga yung damage yung Sunray din. Napakataya. Percentage siya sa buhay. Kaya nga eh. Basic skill lang siya eh. Basic skill lang siya. Courier. Hindi na lang tinier courier. Nag-ultima pa din si Jules. Kulang pa rin talaga sila ng damage. Nadamay din siya doon. Hindi, okay na sana yung pasok nila. Kaso, bakit atasin na ba yung hunt sa Ravage and Phoenix Egg? Mm-hmm. Boy naman siya eh. Nakrono siya. Boy na siya. Pwede siyang bumakuna. Pwede umisi lang muna, no? Baka iniisip niya makakatalon kasi. Ang nangyari pa talaga siya yung naipit. Nasosage siya doon sa gitna ng teamfight. Tapos dumating yung Ember. Yun na, naisikil na sila lahat. Clear sila ni Ember. Uy! Ako, nakapang-istapa pa ata. Hindi. Kala ko na-istapa. Patay yan? Alam mo na yan? Naku po, extra lang yung ginagawa mo dyan. Uy! Nadodge pa yung kanyang deafening blast. Sa bagay, una na nga naman sa bounty rune yun. Sayang din yun. Isipin mo, 88 siyang bounty rune. Pair naman eh. Napatay, nakuha... Ay, hindi niya nakuha pala. Hindi niya nakuha, hindi niya nakuha. Yun yung sad. Yung nag-try ka mag-attempt kumuha ng bounty rune, tapos hindi mo pa nakuha. For the team sana. Oo. Yung isang bounty rune na yun, 400 yung value nun. 80 eh. 20 minutes na eh. So, 80 yung bounty rune na makukuha mo doon. Times 5? Times 5, 400. 400, oo. Eh, syempre, dahil nga si Invoker, napasili pa doon. Dagdagan natin, another 400. Another one. Pa-shoutout po kay Dayanara, sabi ni Bob. Yun, no? Shoutout kay Dayanara daw. 100 stars. Chris Ian Francisco Maldo. Shoutout. Boss for si X-Rag ni Bob. Mid po si X-Rag dito. Pero Jules na naman na ispatahan. Mamamatay, may clumsy net po. Napaka-buenas naman, no? Kaso yung position ni Benur, napakatapos. Ah, ang BBKB na kasi siya. X-Rag. Ang sakit din. Uy. Duck Egg. Pero mabasag yata to. Wala na normal? Wala siyang friend. Wala siyang friend. Yan si Kilua. Ako po. Isa disaster para sa side ito, GOH. Kanina pa sila teamfight ng teamfight doon sa kalaban. Na napakalakas sa teamfight. Wait, alam mo na muting kasunod dyan, Roshan. Napakabilis. At saka gusto ko itong ginawa ni ano. Gusto ko itong ginawa ni Skadi. Nagmanta siya na second item para may mga pangdad siya. Siyempre may orchid itong invoker. Tama. Tsaka dagdag yan eh. Kahit ma-hookshot ka, may manta ka. Oo. Makapag-manta time mo pa. Sa mga poison, manta. Oo. Poison, manta. Oo. Gusto ko naman yung ginawa dito, Benhur. Early BKB kagad siya. Ako nag-angster dito. Ako na mapasok. Diba? Yaman niya rin kasi. Oo, grabe. Hindi siya napahirapan ng invoker eh. Medyo... Hindi ganun katapang invoker. Ayun na, naman sila rito. Si Jules? Pero nasa kabilang direksyon itong si Jules. Diyan magaling si Jules yung sa mga tagwa na ganyan. Uy, nakita na! Nasulyapan! Nasulyapan! Bukat butas pala yung puno doon! Wala pala puno! Nakita siya ni Luciano! Binibing niya! Buta, puno yun oh! Butas! Ayun, may isang ano, nabutas eh no? Yung may kulay ba? Kulay yung gray. Butas yung isang puno, guys. Naku po mo, ito na yung going high ground na ata ito. Pwede sila mag-high ground. Oo, may AG sila. Walang Beno. Kompleto na sila eh. May grave si Chen.
May 5 itong si Tide Hunter. Oh, yung ultimate sila, goods na rin. Si kaya Phoenix ka. Na lang, 14 seconds. Up na lahat ng ulti nila. Sa totoo lang, yung Phoenix, kahit hindi na nga mag-ulti. Oh. Baka nga ikasama niya pa yun. Nakita mo naman yung damage na nabibigay ng Sunray. Ito na nga mo, kung mag-a-attempt sila mag-a-attempt. Dito, business boy, nag-time walk ng 50 range. What? Tinatakot siya na siguro. Oy, pumasok na rito. Terong. Nakita na naman si Terong. Tiniis niya na. Eh, ginaya ko na yan. Ubus na yung creeps nila, sabi niyo yun. May buyback naman ako. May buyback naman ako. Ang ganda ng Tornado EMP doon. Mga tatamaan na. Oo. Kalahati lang ang mana nito ka Tide Hunter. Baka naka-arcane type din itong si Tide. Tapos tumana po din, no? Oo. Pero yung video, yun. Kinahain lang nila. Yung Tore, nagre-regen. Guys, nagre-regen yung backdoor protection. Mababasag ba? At pasag yun na rin. Nga, nabasag na. Oo. Pero, tanggalin nung ano, no, backdoor protection. Wala na silang creeps na kanina pa, inubos si Terong eh. Nakat eh, nakat. Ba't ganun? Open, X-Rag. Ako, napasok doon si X-Rag doon. Ano ba yun? Patahan tayo dyan. Ako, nirabish pa yung dalawa. Pumasok na rin si Benhur. Galit na galit. Yamaguchi, Mada, dieback. And then si Juice naman ngayon nahabol. Ang walking kick yam. Juice. Sige lang, takbo lang ang sexy nung galawan. Pero Shai, mamamatay. And that kill. By Shanks, grabe naman. Dire-diretso na sila sa may bottom lane. Spectre. Hindi na ganun ka parang yung hero ayos. Nila, sobrang walang panglaban sa Tide Void eh. Oo. Hindi ko ma-feature kung paano sila mananalo na up yung dalawang skill nitong Smart Omega. Siyempre, mga super big ulti yan eh, Ravage. Ayon yung nga lumaban sa ganyang hero kapag ka, oh, may Ravage. Tama. Diba? Yung Void pa. Lari kayo pang burst talaga, di ba? Yung... Ay, masama, wala pa kayo pang save. Oo, wala pang burst din talaga. Paano papatayin yung Tide Hunter kagad? Yung iba kasi ginagawa, pinapatay kagad yan, di ba? Eh, yan, wala pa talaga. Hindi mo mapatay. Na-try nilang unahan, eh. Mm-hmm. Na-try nilang unahan to. Kaso, sila rin na-facingan dito. Naka-take na agad ng barak sa baba itong Smart Omega. Susunod na nila itong mid. And ngayon, kompleto na yung defusal. Ito na ba, yung hujat para lumaban. Tingnan natin, 25 minutes na ang laro natin. Mukhang tinatapos na po ng Smart Omega. Pumasok na dito si Skadelicious. Dive by Phoenix. Sayang, gusto lang atang i-delation ni Void yung Venomancer para hindi na makapag-serpent ward, serpent ward. Kaso, kinansel lang nung grips. Oo, the grips, grips lang. Oh, pero Jules, again, delegado, papasok pa yata din si Benhur. Kailangan niya mag-PKB na nga. Pero, oy, gusto niya sumama sa Chrono para bormanta yung Chrono. Patay dito si X-Rack and Jules. GG, itinawag na. Alam mo na yung molding kasunod eh. Walang ano eh, walang, medyo walang impact yung Invokerting eh. Oo. And the ultra kill sa pagtatapos ng laban natin. Congratulations, oh. Omega! With a 2-0 dito sa sobrang, ating group stage sulit against God of High School. Ang ganda nung ano, ang para sa akin, ang ganda nung drop and pacing. Nung pacing pa nung laning, sobrang yaman ni Benhur. Sobrang yaman ni impact na nagawa Benhur sa kani ano, ni Luciano, no? Kahit yung tayo, wala kang deaths yung tayo. Oo. 6-0-18 siya dito. Kaya nga, parang makapaisip ka, gusto mo ba talaga lumaban o hindi. Hindi, yun nga yung maganda sa ano, yun yung magandang way i-pick yung tayo. Yung naka-reveal yung carry. Mm-hmm. Siyempre, nag-high pick Spectre tong GOH. Nung nakita yun, ito na yung moment, Tide Hunter na tayo. So, ayan guys, tapos na itong God of High School Latin vs. Smart Omega 2-0 po ang naging resulta. In favor of Smart Omega. Kami po naging shoutcaster nyo, Kimo. And Alo. And Alo. PNXBet.com, alam nyo na. Alam nyo na kung anong gagamitin. Lupon WXC. Pero huwag nyo gamitin yung Alo. Ha? Sa ngayong IMO na malalaki yung letter. Diba, Kimo? Ang PNXBet yan, guys. Huwag nyo pong gagamitin. Lupon po, lupon. Pero siyempre, depende po sa inyo. Kung ano yung trip nyo. Sasakay na kami sa inyo. Ayan nga, guys. Maraming salamat sa ating mga sponsor. Wendy's. Enelbon Active and Predator Gaming Steel Series pati na rin Red Bull yan pati Red Bull, mga Red ano na yan ha? Pero guys thanks din dito kay PNXBet na nag gumawa ng tournament nito no sila po yung nag-organize or sila yung nag-pondo nitong tournament natin para may mapanood tayong Filipino teams ngayon so susunod na ang laban Vice Esports versus Adroit kanino ka dun? Sa totoo lang yung Vice Esports pumapalag na rin ngayon sa ganyan yan. Naka-screen may rap sabihin pero feel ko 60-40 ako in favor pa rin ng Adroit. Adroit, okay.
Ako, siguro 1-1 din yan. 1-1 yung Adroid tsaka by G-Sports na yan. So, makikita po na yan. Short commercial break lang. Pagbalik natin, Adroid by G-Sports. Wag po kayong alis. We will be right back, mga sir. Yeah.